Scopes.com. Ngayon ay nais po natin i-demo ang model MS-16C Trinocular High Power Compound Microscope. So dito muna tayo, assembly, kung paano po natin na-set up ang unit. At from box, natin po siyang isi-set up. Una, lagay po natin ang ating head. Ito po ay trinocular head, no? Makita mo itong rod, lock po na ito. Ay once nakita po natin na nakasalpak na ang buong head, ay saka na pating higpitan ito. Yun, situate na mahigpit po maayos. No? May mga takit po itong ating binocular head. So, i-remove lang natin para masalpak po natin at maikabit ang ating mga eyepiece. Sa eyepiece natin, meron po tayong dalawang set. Una, yung standard eyepiece. WF wide field 10x by 20. Kung nakikita kayo parang eyeglass, meaning to say, pag ang user natin kahit nakasalamin, pwede niyo po gamitin na nakasalamin po siya. Okay? So, dalawang pares po yan. Na 10x. Ang pangalawa naman, ito po 16 times. WF 16 times. Optional po ito na eyepiece para po mag-double magnification. So, ito ang arsenal pa po natin. Magnification, kung gumamit kayo ng 100 times is 1,600 ang total magnification. Pero ito ay optional kasi ang madalas na ginagamit natin, ang standard, ay 10x. Okay? Itong ating microscope ay mayroon po siyang apat na objective. Magsimula po siya sa 4, ang pula na label 10, yellow. Ang 40 times ay blue. And ang 100 times ay puti. Okay. Ang sunod ay itong power cord niya. Ibaba na natin itong may anya para po ito po tayo ng space. Tapos dito sa likod 220 volts to, no? 220 volts. Okay. Ito ang switch niya, on and off. Ito naman sa power cord, kasi ito ay demo unit natin na pinapakita natin ngayon. Pagkuha nyo, pag-receive nyo ng new unit nyo, mayroon po dito isang paa. Yun po ay foreground. Ay minsan ay tinatanggal na lang natin kasi hindi na magamitin. Kung may adapter kayo, ay gagamit na lang kayo ng adapter para hindi nyo natanggalin. Ang additional po dito na napaa sa ating pong power supply. Okay? Dahil na natin pong i-switch sa plug. Okay. O-on natin. Intensity ng ilaw natin ay narito. Sa ilalim nito ay meron pong iris. Ganun ha. Tagilid ko po kunti. Ang iris niya ay on. Pwede siya close and open po ito. Parang camera lens na pwede siya natin open. Ayan. Ito po ang collar system. Ayan. Ito po ay ginagamit yung sa adjustment. Saka iris.
para makontrol ang ilaw maliban dito sa intensity. Ang ating stage ay mechanical. Mamove natin siya X and Y sa browsing po ng ating unit. Dito naman, ito ang course. Ito ang fine. Okay? Itong tension na ito, kung gumabagsak ng ulari sa matagal natin na gumagamit ay medyo bumababa ang ating stage, pwede nyo siya higpitan dito para po ay sumikip, ano, para hindi siya mag basta-basta na mag-release. Sa kabila naman, mapansin nyo na mayroon po itong lock, ano? Madalas ay nagkakamali ang ating mga user nito. Kung isit po nila o may angat itong lock, ay hindi na po nila malagay sa focus. Kasi ang focus nito, minsan sa mga user, kung mayroon lamang silang, kunwari, gumagamit sila ng 40 times, pag na-focus nila, pwede na mailock. O pang sasunod na gamit nila, pag puminto ng stage doon, ibig sabihin, automatic, nandoon na siya ang focus niya. Okay? Kaya madalas ay na-lock ito ng customer sa mababang objective, hindi na sila makafocus sa mataas. Kaya kung maranasan nyo mga ganong sitwasyon, ay i-release nyo lang ito patalikod. No? Para po ay magkaroon po ng enough space ang atin pong pag-focus ng ating stage. Madalas ginagamit din ng iba na ito, lalo na sa mataas na objective, para maiwasan na hindi po mabasag ang kanilang mga specimen. Okay? Yan ay ang sunod natin na i-install ang ating digital camera. Pag nasa package na natin ito, wala na sa box, nakalagay na isang sa doon sa isang box ng ating microscope. So mayroon po tayong USB power cord, yung ating top tip camera, 2 megapixel, at saka ng kanyang software. Ito ang basic package po na kasama ng camera. Okay. Ngayon dahil ito ay isang trinocular port, kasi sinabi natin trinocular port, mayroon siyang binocular head. At ang port na ito ay dedicated po siya sa ating mga cameras. Marami po tayong mga series at version ng mga camera. So ngayon ang ating gagamitin ay eyepiece camera. Kasi tinatawag ito eyepiece camera dahil pwede rin siya dito sa eyepiece. Gagamit lang ng adapter. Kasi mas malaki po ang, kung pansin niyo, hindi siya pwede dito. Kasi mas malaki ang circumference nito sa mga binocular version. Mas mura kasi ang binocular version, kaya sa mga student natin na gusto nila maging digital o kukuha sila ng mga digital images, ay gumagamit lamang o bumibili naman ng binocular at ang isang camera po natin. Pero may mga iba-ibang diameter ang atin pong binocular head, kaya minsan ay gumagamit ang adapter. For this one, since ito ay trinocular, ang ating camera, ilalagay po natin dito sa trinocular. So, fit na fit po iyon. At ito po ang ating USB cord. Hindi naman tayo magkamali, ano? Kasi ito ay maliit. Ang isa ay 3.0 o 2.0 USB. Ikabit naman natin ito sa ating computer. Okay, so yan po ay nakakabit na. Kailangan po natin mag-testing po tayo, no? Since ang ating pong software ay installed na dito sa ating computer, so hindi na natin kailangan din install. Ito po ay plug and play. Once na-install na ang ating software, ikabit lang USB port natin at makakita nyo agad yung icon na letter T o top view. O minsan, mayroon din top light.
Ito po ay pinan natin, ano? Ayun. Okay, so naka-ready na ang ating pong software. Ngayon, try po natin kumuha ng isang mga sample. Ito po ay mga prepared slides. Prepared slides po ito. Try po natin titingnan. Fine steam. Ang ating stage ay X and Y. Very basic. Lahat na pong microscope ay may mga ganitong features. So, X and Y. Ito po ang ating stage clip. Stage holder. Ang ating mga specimen. Okay. Ang switch ng ating microscope na sa likod, intensity po ito, intensity. Ito po intensity. Pansin nyo, may ilaw na yung bago kumakita sa ating camera since ito ay LED light lamang. LED light. Ito po ang iris ng ating iris. Ito po ang color. Ginagamit ito sa centering, no? Open po ito, open, close po ito. So nakabukas lahat. Ayun. Intensity control nandito sa kabila. Ayan. So gagamit po tayo ng 4x. Pwede po natin titingnan dito muna sa eyepiece, kung naka-focus na. Focus. Okay. Focus na. Gusto po natin titingnan po yung ating specimen papunta sa ating computer. Ay bubuksan po natin ito pong CMO20. Ito pong model number po ng ating camera. Kiklik na po natin yan. Ayan. Nakita nyo, black pa iyan kasi naka-close po dito itong rod. Pag hinila po natin ito, yung light source ay papunta po dito sa ating camera. So, hilain po natin itong rod na ito. So, kung napansin nyo doon, ay meron na pong image. So, atin lang po ipo-focus. Ayun. So, nakita po natin ito pong mababrowse natin siya to X and Y movement. Yun. Mm-hmm. Ngayon, paano po mag-capture ng images? Ito, kagaya din ng ating mga cellphone na kung saan ay i-click lang natin itong snap. Pag-click natin ang snap, automatic po. Mag-o-open siya dito ng isang thumbnail o windows. I-double click na natin yan at saka isi-save. May marami pong extension po ito, ano, pero usually ang basic na ginagamit natin pag digital images ay JPEG, no? JPEG. Click natin ang JPEG at saka yung file name. File name ay Finestem. Sige po. Naka-save po sa desktop para at least mabilis natin makita. Yan. Once na-close, tabukan po natin na buksan. At ito na po ang ating image. No? Yan. Minimize mo natin samantala. Babalik tayo dito. Meron na tayo. Naman, pwede na tayo mamili ng resolution na gusto po natin. So, selectable naman po yun. Naka-akan po ito. 2 million pixel o 2 megapixel. Pag mag-record naman tayo ng ating video, click nyo na itong record. Marami po din extension name. Meron po MP4, WMV, saka .AVI. No? So, MP4, madalas ay ginagamit natin MP4. H for high definition. Next, automated. Naka-file name siya.
kung ano po ang date ngayon, pwede palitan nyo or as in na gano'n na lang. Tapos, and next, may option dito na limit, depende kung ilang seconds ang atin. Pero kung hindi ko i-click, ibig sabihin sa user po ang paghinto hanggang kailan niya gusto stop ang video. Pag finish, mapapansin nyo, nakapula na po ang record. Ibig sabihin, ay nagre-record na siya. So that is the moment na gusto po natin i-select ang mga portion na kung saan gusto natin siya i-video. Ayun. So, i-browse na lang natin yung ating mga specimen na ano, that is already recorded. Once gusto na natin i-stop, click na natin ulit ang record. Nakasave po yun sa desktop. Balikan po natin. Naka-record ngayon. Dito sa desktop po natin. Subukan natin ipi-play. Ayan. So, mapansin nyo, ito na pong recorded natin na specimen through video. Ayan. Makikita nyo, gumagalaw na siya. So, that is almost 20 seconds, no? Na recorded po natin. Okay. Simple as it. Kung paano kadali lang ang paggamit ng ating software. Oho. Sa help, dito sa help, ay pwede kayo pumunta dito or F1 sa ating mga laptop ay naroon lahat ang mga function ng ating software. Yan. Pwede nyo, andito rin sa CD ay nariyan din ang mga ang manual, ang mga function, mga menu kung paano po natin gamitin ang ating pong software. Okay? So, yun. Ganun po kabilis at kadali gamitin. I-explore na lang natin at paglaruan ang ating pong software, ating camera, kung paano siya gagamitin at ang mga menu na narito. Parang Adobe Photoshop po ito. Sa reporting natin, o itilagay natin ang tag, pwede rin ma-export sa Excel. So, naroon po lahat. Ngayon, dito, ay papaligtas sa ating unit. Kagumamit kanina tayo sa 4x lang. Makikita nyo sa 40 times lang yan. Mag-switch po tayo sa 10 times. So, ibig sabihin, ay nasa 10 times magnification tayo. Lalaki ulit ang ating specimen resolution. No? Or image, ang resolution ay refer to digital capture. Pagdating naman dito sa ating pong microscope ay magnification. So, i-magnify niya yung image into 10 times. Oho. Pag ipinihit po natin objective natin, napunta ulit sa 4 times, 40. So, that is already 400 times. Yan, 400 times. Kita nyo na, lalong lumaki po ang bawat portion po ng cell ng atin pong specimen. Nasa 400 times na po iyon. Oho, pero ang ating camera, may extra lens din ito. So, it is more than 400 times actually. O sa atin pong eyepiece, kung titingnan po natin, medyo maliit dito konti kasi 10 times 40, that is 400 times, plus the magnification ng ating eyepiece, it is more than 40 times. Pag pinihit natin 100 times, although ma-view pa rin natin dito, pero medyo malabo siya kasi ang 100 times objective, it is called oil immersion. Ibig sabihin, pag ginamit natin itong objective na ito, na may 100, ang level niya ay puti, ay kailangan gumamit ng oil kasi wala na dapat air between sa specimen at saka sa objective. Kaya hindi mo mag-focus ng maigi ito, medyo blurred konti sapagkat kailangan natin ng oil immersion. Ang oil immersion natin, usually, pag maubos, kung wala po tayong CDAR,
ay olive oil. Huwag po tayo gumamit ng BB oil. Ang BB oil, masyadong manipis ang texture noon, papasok sa objective po natin, masisira ang objective natin. Kaya ang advice natin na po pwede ay olive oil. Okay? So, yan po ang mga basic function kung paano gumamit po ng paano natin i-install yung ating camera sa ating trinocular port. Sa mga model nito, marami po tayong model at series ng mga microscope. Kaya pag may trinocular port, mayroong dedicated na lagayan ang ating camera. Okay? At sa binocular naman, medyo mababa ang price ng mga binocular. Pag wala budget, ay gumagamit na lang sila ng alin, ng binocular. Pero depende sa diameter, sinabi ko na kanina, ay kung ito ay maluwag, kailangan pa magbili ng mga adapter para kumasya. So, since ito ay wide field, malaki po ang eyepiece nito, hindi magkasya ho dito, at mayroon naman siyang dedicated trinocord, dito na rin sinagay. Okay, yan po sa ngayon, at maraming salamat sa inyong pag-purchase, at makatulong itong atin binigay sa inyo na installation kung paano po natin gamitin ang ating ang inyong mga binili na mga microscope at paano natin install at paano natin i-operate ang ating software. Thank you.